mas minori na ano mas minori sa mga magulang. Kaya lang nagka-depression siya nang mamatay si nanay at si tatay. Tutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Pick-upin natin si Kuya John upang pick-upin natin yung mga tulong na binigay sa kanila. So, pagkatapos nun ay pupunta na tayo sa doktor upang ipa-check up si Kuya John. So makakasama natin si Kuya Fernan. Ayan, dyan si Kuya Marlon. Okay, Kuya John, ready na? Let's go! Magandang araw po sa iyo, Kuya John. Napanood ko po ang vlog ni Busray at napahanga po ako sa talento mo sa pagkanta at naantig po ang aking puso sa kwento ng iyong buhay, kaya may surprise po ako sa iyo. So nagbigay po ako ng konting tulong para mapatingnan po sa doktor ang iyong kalusugan, kaya sana po Kuya John ay makatulong ito kahit papano sa iyo. Salamat po ng napakarami at God bless po sa iyo. Salamat po, Tingong Partilis. Wow! Hawakan mo. Yan. So ngayon naman, nandito tayo ngayon sa Huawei Vision House. Kung isa sa kaibigan na natin na nagpapot ng tulong, si Boss Hoven Francela. Nandito si Boss Hoven nag-stay ngayon. So isang napakaganda at napaka-relaxing na lugar ito. Pakita mo yung palibot, nature na nature. Ayan. Boss! So ito pala si Boss Hoven, yung kaibigan ko. Kasama ko siya sa Sea Rider. So ito yung mga big boss. Kaya so nangyayon ko sa kanya ng tulong. So maraming maraming salamat. Okay, so Sir John, Kuya John, is siya yung natin yung mag-check up natin. So ito yung tulong na binigay ni Boss Hoven. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, say thank you to Boss Hoven. Thank you. Welcome. Okay, ngayon naman ay nandito tayo ngayon sa Katarman Doctor's Hospital upang ipa-check up natin si Kuya John para malaman natin kung ano yung kumusta yung kalagayan niya. Okay? Dito ka. Sa ila po na bantay? Ila po. Sige. Araw na lang pala mo, PD. Sige, okay. Laboratory, so antayin naman natin yung result niya. Okay, antayin natin siya sa labas. So ito na yung total ng binayaran natin kasama yung sa gamot sa mga check-up sa kanya, more or less 4,000 siya. So ngayon kunin naman natin yung gamot na ito na yung ano natin. Ito yung resita niya. Ito yung binayaran natin. Okay, pakihawak lang ito sa pag-check up. So ngayon naman ay pupunta na tayo sa Init's PH para ituloy natin yung pagpapacheck up sa kanya.
muli bibili natin ng masusuot si Kuya John dahil kapo nagmadali tayo hindi natin natapos. So ngayon bibili sila ng mga damit, sapatos at iba pa. Okay, let's go. Sponsor, pakita ko lang yung binigayan natin. Okay. Thank you po. Okay, so ngayon nandito na tayo sa uli sa Iskinita store. So muli kakamustahin natin si Kuya John at tatanong natin kay Sir Fernand kung kamusta na ba yung kalagayan ni Kuya John. Okay, good morning sir. Good morning sir. Sir, kamusta na po yung kalagayan ni Sir John na diba nirisitaan na siya at makainom na siya ng gamot? Okay naman kagabi, pinainom ko na siya ng gamot. Tapos nakatulog siya ng maaga. Then kanina, pinatayon siya ng morning. Tapos bumayan naman siya. Bumayan naman siya. Wow! Then, naligawan siya. Naligo naman siya. Wow! Ayos, ayos! At least, nakatulog si Kuya John ng maaga at saka yun, kumain at naligo. Kaya tingnan mo naman siya, fresh na fresh. Bagong damit. Bagong damit na naman. So, Kuya John, nandito yung sponsor mo, si isa yung tuan, nag-sponsor sa'yo para sa mga check-ups mo. Siya ay si Pinoy Agreeman. So, panoorin muna natin Kuya John, ha? Tutok mo lang yan, si Pinoy Agreeman ang sponsor sa kanyang pagpapasikap at saka pagpapagamot. Kuya John, ayan, guwapo ba? So si Agreeman niya. So lahat ng check up po at saka bibili natin ka po siya yung sponsor. So ano sasabihin natin? Salamat po. Thank you sir. Okay. So ngayon naman ay muli na tayong pupunta sa sentro o kaysa in space para turin natin yung check up niya. Tara sir, ready na kayo? Ready na. Okay, let's go. Oh, sakay na kayo dyan. Okay, so ngayon nandito tayo ngayon sa isang specialista para muling patingnan si Kuya John. Okay, Kuya John, let's go. Kita tayo. So ngayon sarado pa yung ano ni yung clinic, so kukunin lang muna natin ang contact number para muling balikan natin pag open na. So sabi nila mas maganda daw na magpa-schedule tayo para siguradong ma-assist tayo. Okay, so sa ngayon babalik muna tayo para samantalihin natin si Kuya John. Okay, let's go. Dadako na tayo sa bye-bye kung saan nakatira yung kapatid niya. Okay, let's go! So ngayon, muli bibili tayo ng bigas para itulong natin sa kapatid ni Kuya John. Tara, let's go!
So nandito tayo ngayon sa Adriatico Rice Trading. Napakamura ng bigas dito. Yung gusto bumili, punta lang kayo dito. May discount pa. Binayaran natin para dun sa ano niya, okay? Ito ay documentation lamang para dun sa bang sponsor para hindi tayo mayari. Salamat. Okay, sir, salamat. Lager, boss. Okay. Okay, salamat. Sa bye-bye na tayo. Punta tayo dito sa bahay nila. Okay, mamaya natin kunin yung kunting tulong binigay sa kanila. Let's go. So nandito na nga tayo sa bahay kung saan nakatira ang pamilyang Empalmado. So yung kapatid ni Kuya John. Okay, sa ngayon mag-ano muna tayo ng ilang mga katanungan bago natin ibigay sa kanila yung ating mga surprise. Okay? So ready? Let's go! Bago natin umpisan, syempre, pasalamat muna tayo kay Kuya Perna na siyang nag-upload ng video upang mag-viral si Kuya John at magkaroon ng maraming fans. So, Kuya, huwag ka muna matulog. Smile ka naman dyan. Layak siya eh. Layak. Ah, okay, mamaya. Dami mo ng fans. So, Jumer, may ilang katanungan lang ako. Kumusta lang po kayo dito? Ito, okay naman lang kami kasi ngayon pa lang kami. Nakakaraon din naman sa araw-araw. Kaya lang, nahirapan din ako sa pag-upa dahil mahina yung kita ng padya, ng pilikap. Pinahirapan din ako, pero inaano na lang. At tsatsagaan na lang namin kasawa kasi wala naman akong ibang halang buhay. Ah, okay. So, ano ba yung pinagkakabalahan nyo sa araw-araw? Pagpipidikap lang ako. Yun lang talaga. Yung talaga yung hanap buhay mo kung hanap buhay. So, ibig sabihin kung walang biyahe, walang ito, mahirap. Walang makain pag walang biyahe. Tapos, palita ko gano'n kayo ng pinikap, nag-uupa kayo? Oo. Baboundary lang ako. Anong baboundary? Then, ilan po ba kayo magkakapatid? Siyam ho. Siyam kayo? Sampo dati, namatayan kami ng isa. So, nasaan naman po sila ngayon? Nasa Zambales, may sa Olunga po, may sa Pampanga. Ako naman ang nandito. So, bali dito, tatlo kayo. Yung doon, anim pa. Ah, okay. So, kamusta po si Kuya Jun bilang kapatid nung okay na okay pa siya? Ay, mabait na ano ito, maano sa pagsamba. Tapos, mga awit siya sa Isa ni Cristo. Napaka masunurin na anak. Masunurin sa mga magulang. Kaya lang, nagka-depression siya nang mamatay si nanay at si tatay. Kasi wala na siyang, ano, wala na siyang nagpapaara sa kanya. Kaya yun, parang nawalan siya ng pag-asa. Dahil siya nang nabubuhay, yung na-hospital ang nanay ko, siya ang nagbabantay nun. Tsaka yung tatay ko. Pag namatay yung nanay ko, tsaka tatay ko siya ang nagbabantay, kaya nagka-depression siya. Hindi na siya nakatapos sa pag-aaral. Oo, nakapag-aaral ito sa New Era, pero ano lang, siguro siyang semester lang. Doon siya nag-aaral din sa Zambales. Ah, sa Zambales din? Oo, sa San Lorenzo Ruiz, nag-aaral din ito. Ano lang, course mo dati dito? High school siya, sa Sari sa Cebu. Siguro, engineering. Ah, engineering siya. Kaya sa ano sa pagka-ministro? Evangelical ministry. Ah, talaga ba? Bachelor of Evangelical Ministry. Pero bakit? Pero magaling kayo mag-drawing. Magaling ka daw mag-drawing. Okay. Ano po ba yung ibang talent niya maliban sa pagkanta na nag-viral siya? Wala naman. Yung ano
lang talaga. Yung drawing, drawing sa inyo lang. Sa pati pa talaga sa mga tao. So talagang magaling siya doon. Okay. Kuya, maraming tanong ang mga tagahangan ni Kuya Jun. Maari mo po bang ikwento sa amin kung bakit siya napunta sa Lansangan? Balita ko po kasi duman siya sa napakabigat na kayo. Sa napakabigat na pagsubok ng buhay. So maari may ikwento sa amin kung paano nangyari. Sa ano yan? Sa pula, sa basketball yan. Ang nangyari sa kanya, maari, kasi noon, napunta ito sa Sambales. Tapos, nag-aaral siya. Nung namatay na ngayong nanay ko, o yung tatay ko, doon na dumaan dito ng depresyon. Parang may sinaktan siya na pamangki namin. Ang ginawa ng bayaw namin, binugbog siya. Tapos, ipinakulong pa. Kaya doon siya, nagkaroon ng ano talaga, yung utak niya na medyo nagbumigay ng konti. Nang makalabas siya, naglayas ito. Umuwi dito papuntang Samar, naglalakad, kung minsan nakasakay daw siya sa truck, pinapasakay siya, lakad na naman, tapos sakay na naman. Nakarating siya dito sa amin, may, yung paan niya, mga sugat-sugat na yan. Sugat-sugat na yan, tapos iba na ang ano niya minsan sa akin, iba na yung tingin niya, yung parang makalim na. Kaya doon, nung mamatay din ang nanay namin, mas lalo siyang bumigay na. Tapos pinatira ko ito dito. Dito kami nata sa gilid ng baybayin. May bahay sila. Kinain din ng dagat. Yun yung sinabi na talaga ang totally washed out. Oo, totally talaga. Dalawa yung bahay namin na kinain talaga ng dagat. Kaya yun sila, yung kapatid ko, nagkahiwalay na lang kami. Tapos sila sa Lansangan na natutulog. Nang didimos na lang. So dahil dun sa may depressionaries na. Kaya yun, ang ginawa niya, nagsarili na lang siya sa kanyang sariling buhay. Nang hihingi doon sa mga tao, sa Lansangan na lang, sa gilid-gilid na lang natutulog kung saan-saan. Kaya yun ang nangyayari sa kanya. Ako, hindi ko, nabibigyan ko naman siya, pero hindi sapat yung nabibigyan ko dahil nagtutidigap lang ako. Minsan 20, minsan 50 pag magandang ano kita ko. Kaya wala akong ibigay sa kanya. Ito kung doon sinabi ng kapatid ko. Binaril yung kapatid ko, kaya siya din ganun din. Parang ano talaga, yung buhay niya, yung binaril yung kapatid namin, si Boyo, nakita niya. Kaya yun, sabi niya, yung kapatid ko na nagsasalita, pag dumudugo yung bibig, sabi niya, buhay ba yung kapatid ko? Ano na? Yung parang binabalsa mo na raw, iba na pinagsasabi nito. Parang na-truma talaga siya. Grabe. Maraming dinaanan talaga ito na matindi. Kaya yung hari, ito, hindi kita pinababayaan sa kalsada. Pinabantayan ko lang. Binugbog na ito ng isang security dyan sa Jollibee noon. Kasi gumagahak ito, parang mag-ano siya, di ba? Dumadahak. Sinuntok ito ng security. Pinano ko yung gwardya doon. Sabi ko, huwag mo naman ganunin. Kapatid ko yan. Baalisin mo na lang, huwag mong saksaktan. Ayun, marami itong dinaanan ng mga pasakit sa tao. Kaya nagkaganon siya. Pero puti nga lang na ito si Kuya Fernan, alam ko isa sa kumukup-kup siya sa kanya. Ito laging nandyan. Kasi nung ginukuha ko siya, so talagang nagpaalam siya kay Kuya Fernan. Eh, nagulat ako bakit tayo sumama. Kasi may si Juan, sama tayo dito. Kaya yun, salamat tayo kay Kuya Fernan. Salamat ako ng malaki sa iyo. Fernan, salamat. Maraming salamat. Magkakatabi lang ang bahay namin. Yan. Malaking pasalamat ko kay Fernando, siyang nakaano dyan sa inyo. Malaking pasalamat namin sa inyo, sa tulong ninyo sa amin. Yun lang ang masasabi ko sa kanya, sa kanyang talang buhay niya. Talagang mahirap ang dinaanan niya. Sige po, Kuya John, pwede kayo mag-usap ni ano ba yung gusto niyo sabihin sa isa't isa? So, kausapin mo siya. So ngayon naman, mayroon tayong kunting sorpresa para sa kanya, sa kapatid ni Kuya John.
kanya lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Samantala, magpapaalam na muna kami kayo dyan, ha, Nay? Salamat po. Maraming salamat, Karin. Ano muna kami? Abad muna kami. Salamat, Karin. Okay, salamat, Nay. Salamat. So, Karin muna. Salamat sa inyo lahat. Salamat. Babalik kami. To be continue. Okay, salamat. Tawag lang ulit kami. Ating bahay nyo? Oo. Oh. Lalo ang baba? Oo. Oh. So, mga kapatid, ito yung talagang dating bahay nila Tagapok. So, naibinta. Atos! Ayos ka, John, ha? Oo, si John. Ito si John. Kuya John! Tinulungan niya, no? Ah, kila kami si manager. John, ay magpapabaya na sa lawas. Oo, God. Ayan, okay na. Ay magpapabaya. Oo. Sige, sir. Salamat po. Salamat. Thank you, Lord. Makakagila kami, ha? Si Brian ada? Si Brian. Oy, Brian, makakagila, ha? Oh,
na-discover up. Ma'am, na-discover, good luck. Bali na gabo. Hoy, friend. Dali ba? Magsangay kasi pabisin mo kasi. Ilaw na sa niya. Gabo. Ya. Makagila. Ha. Wede, makagila. Hoy, pare makagila ka. So muli, nandito na ulit tayo sa Iskinita store kay Kuya Fernan. So tapos na nating bisitahin ang kapatid niya at handugan ng munting tulong sa pamamagitan ng ating mga sponsor kay Pinoy Agriman. Tagapok, si salamat. Thank you. So Kuya Fernan, pansamantala ikaw na muna bahala kay Kuya John. Okay. Kainin ko rin sila yun. Oh, kain muna sila ngayon. Okay, hanggang dyan muna. So marami pa tayong updates na ibibigay sa inyo. Okay, that's all. Thank you and mabuhay. Bye-bye. Bye.